pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Tanghali Pilipinas, pag-usapan po natin ngayon ang issue ng budget. May mga nagtatanong kung magpapatawag ba ho ang Malacañang ng isang special session para maiwasan ang delay sa pagpasa ng budget. Nag-issue na po tayo ng statement tungkol rito. No? At ang sabi po natin ay mataas po ang kumpiyansa ng palasyo na may sapat pang panahon para magtapos po ang deliberation, kaya walang dahilan para ito po ay ma-delay. Para mas maunawaan po natin ito, tignan po natin yung dalawang kaso na sinide ko doon sa ating press statement. Oh. Ang una po ay ang Tolentino versus Secretary of Finance at ang pangalawa po ay ang Alvarez versus Quincona. No, ang parehong kaso po ay nadesisyonan ng ating kataas-taasang hukuman. No? Yung unang kaso po ay tungkol po dito sa pagpapas ng VAT. No? At ang sinasabi nila, hindi daw nasunod yung provision ng salingang batas na lahat po ng mga appropriations bill ay dapat nagmumula sa ating kamara. Ito po yung sabi kasi ng salingang batas, no, na lahat po ng appropriation bill, yung mga revenue at tariff bills at yung mga local bills ay dapat magmula sa House of Representatives at dapat mag-concur o propose ng amendments ang Senado. Ang issue, kinakailangan ba humapasa on third and final reading bago po maka-akto ang Senado? Ang sagot po ng Korte Suprema, hindi. Dahil ang sabi po sa kaso ng Tolentino, kinakailangan lamang na maunang mag-file ng revenue or appropriation bill sa mababang kapulungan. Ibig sabihin, hindi yung batas ang dapat maipasa ng Kamara, kung hindi yung bilang, yung panukalang batas lang po, ay dapat maunang ma-file sa salingang batas. Ibig sabihin, maski hindi pa po nag-third reading ang Kamara, po pwede naman pong ma-discuss na ng Senado yung proposed appropriations bill. At dito naman po sa kaso ng Alvarez, bagamat ito po ay isang local bill, pero pareho po ang rule na dapat magsimula o mag-originate sa Kamara, ang sabi naman po ng Korte Suprema, yung pagpa-file sa Senado ng isang substitute bill habang inaantay pa yung bill na galing sa Kamara ay wala pong linalabag na provision ng ating saligang batas. At itong bill nga pong ito ay nakahain naman po sa Senado, naging dahilan kung bakit ang mga iba't ibang mga komite ng Senado ay nagsimula na ng kanilang deliberasyon. So ulitin ko po, tingin ko po, bagamat naipasa sa second reading at nag-recess nag-adjourn ang ating mababang kapulungan, hindi po maaantala ang pagdidinig sa mga komite ng Senado ng ating National Appropriations Bill dahil na-desisyon na po yan ng kataas-taasang hukuman sa kaso ng Tolentino at ng Alvarez. Now, sa ibang bagay naman po, yung kahapon, yung pagtapos po ng panawagan ng ating presidente na dapat mailibre na yung beep card. Yung beep card lang po, hindi po yung pamasahe. Nagkaroon po ng kataguna na ang ating Department of Transportation at Transportation. No? At ang sabi po ng DOTR, dapat libre na po ang beep card. Okay? Yan po ay nakalagay po sa isang issuance ng DOTR na nagbabawal sa lahat ng mga public utility vehicle na maningil ng beep card. Ito po ay sa Memorandum Circular Number 2020-056, no? O removal of fees. Again, ang liit. Memorandum Circular 2020-057. Removal of fees of AFCS cards charged to commuters apart from fare loading. Ito po ay epektibo na bukas, October 9, 2020. Kinakailangang walang gastusin ang pasahero maliban lamang sa kanyang pamasahe sa tuwing sasakay sa pampublikong sasakyan. Ang polisiyang ito ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo
at ni DOTR Secretary Arthur Tugade na wag ipa-charge o wag i-charge ang mga commuters ng halaga ng paggamit ng AFCS. Maraming salamat po kay Presidente at kay Secretary Tugade. Klaro po yan, ha? Simula bukas, 9 na Oktubre, epektibo na po ang kautusan ng DOTR at LTRFB na pinagbabawal ang mga PUV operators o kanilang AFCS providers na maningil ng anumang karagdagang fee or charge sa mga pasahero. Pamasahe lamang po ang kinakailangang bayaran ng pasahero kung siya ay sasakay sa pampublikong utility vehicle. Bigang bahagi naman po ng pagbubukas ng klase sa pampublikong paaralan, na itanong po natin kahapon kay Secretary Liling Briones kung tuloy po yung pagpapatupad ng ating sinulong sa 17th Congress na masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. Ito po yung libreng masustansyang pagkain para doon sa mga kulang sa timbang ng mga estudyante sa public schools. Now, ang ating intention po ng ginawa nating batas yan ay dahil nga po napakadaming nagugutom sa ating mga kabataan at importante na mapakain sila kung hindi sa kanilang mga tahanan ay sa eskwelahan. E paano nga ba ho ngayong walang face-to-face na tinatawag, no? Ang sagot po ni Secretary Liling Briones, hinahatid po ng barangay sa mga malnourished na mga mag-aaral ang libret masustansyang tanghalian sa kanilang mga bahay. At ito po ilang mga larawan na nagpapakita kung paano po na-implementa ang ating batas sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Sa Region 1 po sa Urdaneta City, sila po ay nagdi-distribute ng mga milk pots, no? Ito po napapakita na yung mga barangay at mga teachers ay tulong-tulong na naghahanda ng milk pots na dinideliver sa mga kabataan. Ito po yung kanilang actual distribution sa Dapitan City naman po, no? From Dagupan to Dapitan. At nagdi-distribute din po ang DepEd at saka ang DSWD dito po naman sa mga iba't ibang mga beneficiaries, no? Ganyan po ang nangyayari ngayon, no? Dahil wala pong mga face-to-face, hindi nakakakain sa eskwelahan ng mga kabataan, dinadala na lang po sa kanilang mga bahay. So, kinagagala ko pong ibalita sa inyo na bagamat walang face-to-face, tuloy po yung pagpapatupad ng ating batas na ipakain o magpakain ng masustansyang tanghalian sa ating mga kabataan. So ngayon po, magkakaroon na tayo ng meal supplementation para sa mga sanggol, 6 na buwan hanggang 23 years old, kasama na yung mga ina, at patuloy po yung pakain natin sa mga grade school students na masustansyang tanghalian. Maraming salamat po sa DepEd at maraming salamat sa Pangulo dahil sinuportahan po ni Pangulo yung batas na ito. Balitang COVID-19 naman po tayo. Meron na po tayong 36,063,675 cases sa buong mundo at meron na po tayong 1,054,153 deaths. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, 7,546,488. Ang deaths po ay 211,725. India po ay pangalawa, 6,757,131. Ang deaths po ay 104,555. Ang Brazil po ay pumapangatlo, 5,694. Ang deaths po nila ay 148,228. Sa Russia po, 1,242,258. 21,755 ang mga namatay. Sa Colombia, 877,683. 27,180 po ang namatay. Sa Pilipinas po, nakapag-test na po tayo ng halos 4 na milyong mga Pilipino gamit po ang PCR test. Ang actual numero po ng mga na-test na natin ay 3,737,871. Ito po ay ginawa sa 107 licensed RT-PCR laboratories at 33 licensed gene expert laboratories. Ang aktibong kaso po ng COVID sa ating bayan ngayon ay 49,989. Sa numerong ito, ang asymptomatic po ay 9.4%. Ang mild ay talaga naman pong karamihan, no? 85.9%. Ang severe ay 1.5% at ang critical ay 3.3%.
Ang recoveries po natin patuloy na tumataas, 273,723. Ang mga namatay po ay 5,925. Nakikiramay po kami muli. Pagdating naman po sa ating mga critical care utilization rate, pagdating po sa ICU bed, ang mabuting balita po, 54% pa po ang available. Ang isolation beds po natin, 55% pa ang available. Ang ward beds natin, 50% pa ang available. At ang ventilators ay 77% pa po ang available. So, hindi po tayo nasa critical. Okay? Okay. So, dito naman po magtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, walang iba kundi ang ating Chief Implementer ng National Task Force on COVID-19, Secretary Galvez. Is Secretary Galvez on the house? Yes, sir. Yes, folks. Yes, sir. Secretary Galvez, Chief Implementer, nasa na po tayo sa laban natin sa COVID-19? The floor is yours, Secretary. Yes, sir. So on behalf of the National Task Force Against COVID-19, headed by our Chairman Secretary Delphine Lorenzana and Vice Chairman Secretary Eduardo Año, good afternoon po. Today I will be providing you an overview of our National Action Plan Phase 3. During Phase 3, we will be looking forward in sustaining our gains from the previous National Action Plans while providing an equilibrium both on our health safety and economic recovery in the implementation of our national action plan. During this phase, we assure the public that there will be no more trade-offs. Phase 3 will be our transition plan to the new normal from the last quarter of this year, rolling down the road towards the first quarter of 2021. It is anchored on effective risk management in managing our health risks while we are opening our restriction in economy and learn to live with the virus until the vaccine is available. As what NEDA has pointed out, for every week that the community quarantine is imposed in the National Capital Region, around 0.10 to 0.28% is being shaved off to the national potential annual GDP growth of 6.5%. So meaning every 0.1% is equal to 19.5 billion pesos in lost value added or around 63.4 billion pesos in lost sales. So in order to be able to breathe life in our economy, we need to focus on these key areas. First, we need to further strengthen our prevent, detect, isolate, treat and recovery strategy, particularly in the prevention and detection side. Second, we need to strengthen our active case finding in our communities to proactively detect the possible cases even without testing. Ito, ginagawa na po natin ito na ang ating DOH po ay bumababa na po sa mga barangay through our code teams. Sinimulan po natin ito sa mga barangay dito sa Metro Manila. Third, we have sufficient quarantine facilities where positive cases can stay until they fully recover. We must strictly implement the no home quarantine policy, which greatly reduced the active cases in Cebu, Nabotas, and other parts of NCR and other regions. Sa ngayon po ay inactivate po natin ang expanded OPLAN Gawad Kalinga dito po sa area ng Batangas at Cavite area. And then lastly, we have to continue our collaboration with the private sector, considering that the private sector has been an invaluable partner of the government in building much-needed COVID-19 infrastructure and a way forward towards full recovery. So kanina po, nakasama po natin sa programa, ingat lahat para po tayo makarecover. So nagkaroon po tayo ng programa po kanina with the private sector. So NAPTRI will help us transition to the new normal, as I have said earlier. The plan's third phase will provide us the necessary strategic systems and mechanisms that would enable to jumpstart our economy, but at the same time, continue to lower active cases until a vaccine is available. I would like to remind everyone again that we cannot afford to be complacent. We have seen that if we have lower our guard,
cases will go up. A second wave is just around the corner. Let us continue to observe the minimum health standard. Ang sabi po na sa atin ni Spokesek Harry Roque, ingat buhay para sa hanap buhay, para ingat-angat tayong lahat. Maraming salamat po. Dihan, bakit meron pa rin mga nagsasabi na wala daw tayo plano sa COVID-19, no? E pangatlong National Action Plan na po yan, no? So siguro po, magbasa-basa ng periodiko, manood ng balita, nang malaman na pangatlo na pong stage o phase ang ating plano laban sa COVID-19. Pumunta na po tayo sa ating open forum with the Malacañang Press Corps. Yusek Rocky, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon, Secretary Galvez. Question from John Punzalan of ABS-CBN Online. National Commission of Senior Citizens Chair Attorney Franklin Quijano urged authorities during a briefing to let the elderly go to malls, grocery store from 9 to 11 a.m. for their basic needs. Question, what are the odds that the IATF will allow this, considering that older adults are at greater risk of more serious COVID-19 illness, according to the WHO? Well, unang-una, hindi po pinagbabawalan lumabas ang ating mga seniors para bumili ng kanilang necessities. Pwede po silang pumunta sa mga malls, sa groceries, kahit anong oras. So, hindi ko po maintindihan kung bakit kinakailangan aproban pa yan ng IATF, never po natin silang pinagbawal na lumabas para po sa kanilang basic necessities. Opo. How does the palace feel about this, considering that Filipinos have been on lockdown for about half a year and yet they are still afraid to go out? How do we allay their fears? Well, kaya nga po si Presidente sa kauna-unahang pagkakataon pumayag na umapir sa isang commercial, no? Na ang mensahe po ay ingat buhay para sa hanap buhay. Matatagalan pa po siguro talaga itong COVID-19, pero ganun pa man, alam na natin ang anyo ng sakit na ito. Alam natin na pwede nating maiwasan ang sakit na ito sa pamamagitan ng mananatiling malusog at sa sabi nga po ni Presidente, mask, hugas, iwas. So wag po natin kakalimutan yan. At kapag tayo naman po ay nagmask, hugas, iwas at nanatiling malusog, natutulog ng tama, kumakain ng masustansya, tayo naman po ay makakaiwas sa sakit na yan para tayo po ay maghanap buhay. Hanggang hindi po naalis ang takot sa mga puso natin, hindi po magiging normal ang ating mga buhay dahil habang hindi tayo naghahanap buhay, wala talaga tayong ikabubuhay. Opo, Secretary, yung basis lang po ng question ni Jam dun sa una niyang tanong, kasi daw po, a recent SWS survey found out that most of Filipinos find it risky to go to the market and to their workplace because they might catch COVID-19. Yung po nga third question niya, how do we plan to rescue the economy if people are afraid to even go to their workplace and buy their basic needs from their local palengke? Well, kasama na po dyan yung ating strategic communication plan na ingat buhay nga po para sa hanap buhay, no? Medyo naantala lang po yung pag-release ng pondo, kaya umaasa tayo ngayon sa pag-air ng ad na yan sa mga libreng spots na binibigay po ng KBP, no? At nagpapasalamat po kami sa lahat ng miyembro ng KBP dahil wala pa pong bayad, ine-air na nila. Pero ginagawa naman po ng paraan na mapabilis yung pag-release ng public funds para ma-air na yung ad na yan. At samantala po, ang PTV4, ine-air na po yan, ine-air din natin yan dito sa ating press briefing, no? Pero ang mensahe po, nanggagaling na po yan kay Presidente. Si Presidente na po ang nagsasabi sa taong bayan. Kinakailangan po pag-ingatan ng ating mga buhay para tayo maghanap buhay, mask, hugas, iwas. Thank you, Secretary. Joyce Balancho, please. Thank you, Yusek. Yes, good afternoon, Secretary. Ang sabi po ng Department of Health, possibly next year magkaroon daw po ng measles or tigdas outbreak sa Pilipinas. At alam natin pa nangyari yun, sasabay po yan sa COVID-19 pandemic. Now, the DOH said meron silang i-roll out na immunization program this October. Pero pag nagtanong po kayo sa mga magulang on the ground, marami po sa kanila natatakot na bakunahan yung kanilang mga anak dahil nga po sa COVID-19. So what is our message to the parents? And is President Duterte, does he have a specific instructions or directives to prevent a measles outbreak? Ang mensahe po ng Presidente, mga magulang, huwag po natin katakutan ang bakuna.
Itong bakuna naman po sa measles, isa na ito sa pinakaluma, pinakamaagang ginagamit na natin. Bakit pa po natin i-expose sa abirya ang ating mga minamahal sa buhay ng mga tsikiting? E samantalang meron naman po tayong tried and proven na bakuna laban dyan. Naintindihan po namin ang takot ninyo sa panahon ng COVID-19 at dahil marami kasi talagang nagkalat ng lagim no, dun sa mga ibang mga bakuna. Pero itong measles naman po, matagal na pong ginagamit yan. So wala po kayong dapat ikatakot. No? At pagdating naman po sa COVID-19, well, ang mabuting balita po, tama po si Presidente. Tama po si Presidente, nabasa ko po sa New Yorker Magazine, na in fact sa China, meron nang ginagamit ang mga Chino na vaccine, bagamat ito'y hindi pa officially approved ng health authorities ng China, at meron na pong natapos pala sa third clinical phase na vaccine sa China ngayon. So, the President must have had his sources of information, but he is correct. A vaccine is soon to be available. So, antay lang po ng konti, konting tiyaga, at ang pangako naman ng Presidente, gagastusin po natin ang kabanambayan para mabigyan unang-una ang mga mahihirap ng bakuna laban sa COVID-19. Meanwhile po, libre po ang vaccine o bakuna para po sa measles, papakunahan na po natin ang ating mga tsikiting. Opo, Secretary, si Health Secretary Francisco Duque, he was elected as this year's chair for the World Health Organization Regional Committee for the Western Pacific. Him being elected was actually unopposed by 37 member states of the WHO. Any reaction to this, sir? Gaano ka-importante ang role ni Secretary Duque and yung significance na Philippines ang chair nitong WHO Regional Committee? Well, our congratulations to Secretary Duque, my classmate in the cabinet. At ito po ay nagpapatunay na nagtitiwala po ang WHO sa kakayahan ni Secretary Duque. Gano'ng ka-importante, sir, na Philippines ang napiling chair nitong regional committee? Siguro po, kinikilala natin na sa region, talagang ang response po natin sa COVID ay mukha naman pong epektibo at naniniwala po ang WHO na tamang mahakbang na ginagawa natin para labanan ng COVID-19 habang wala pang bakuna at habang wala pa pong gamot. Alright, last na po for me, Secretary. Sabi po ng Civil Service Commission, they're planning to conduct the civil service exams via online. Handa na po ba tayo for this, Secretary? We know every year, thousands ang kumukuha ng civil service exams. And we earlier noted, admitted na rin po ng Department of Health, Department of Education rather, na yung internet connectivity, it's one of the main challenges of blended learning. Handa na po ba tayo for online civil service exams? Well, tingin ko po, kabahagi na yan ang new normal. No? Hindi naman tayo pwedeng mag-antay ng bakuna at ng gamot bago tayo bumalik sa normal na buhay. No? So tingin ko po, habang nandiyan ang teknolohiya, gamitin natin, lalong-lalo na napakadami po natin hinahanap ng mga manggagawa sa gobyerno at napakarami ring nawala ng trabaho dahil sa COVID-19. So posible, sir? Kaya naman? Kaya po yan. Kakayanin po natin yan. Kung kinakailangan natin kalampagin ng mga telecoms company, gagawin po natin yan. Dahil tinanong naman ng Presidente, ano ba ang problema nyo? Kulang daw ang telecoms tower. Ginawa ni Presidente, sinabihan lahat ng mga lokal na opisyalis, pag hindi nyo pinayagang tumayo yan, lagot kayo sa akin. So wala na pong magiging dahilan ng telecoms company kung hindi nila ma-improve yung ating telecoms facilities at connectivity. Thank you, Secretary. Thank you, Joyce. Punta naman tayo ulit kay Yusek Rocky. Yes, thank you, Secretary. A question from Chris Jose of Remate, Remate Online. May sinabi po si Senator Soto na maaring magpatawag ng special session ang Malacanang kung gusto nilang maipasa sa tamang oras ang 2021 national budget. Ito'y matapos suspindihin ni Congressman Cayetano ang sesyon hanggang November 16. Kinukonsidera ba ng Malacanang na option ang pagpapatawag ng special session para hindi daw po madelay ang pagpapasa sa national budget? With all due respect, kaya po dinitali natin yung kaso ng Tolentino no? At saka ng Alvarez para ipakita na bagamat na-approve sa second reading pa lamang ang panukalang batas na National Appropriations Bill sa mababang kapulungan, po pwede naman po magpatuloy ang Senado sa kanilang deliberations on the committee level. No? So sa tingin ko po, hindi dapat masyado maantala yan sa pag-declare ng adjournment ng Kongreso kasi sangayon po dito sa desisyon na ito, no, lalong-lalo na yung Tolentino, pwede naman po magpatuloy na ang Senado. In fact,
yung pag-file po ng substitute bill does not violate the rule na dapat mag-originate o magsimula sa Kamara de Representante ang appropriations bill. Sabi nga dito po sa kasong ito, miski ibang-iba na yung bill na ipasa dahil sa ng Senado, wala rin pong epekto yon dahil kinilala ng Korte Suprema sa kasong Tolentino na yung mga dapat magmula yan sa Kamara dahil mas maraming kongresista na mas representative sa mga pangangailangan ng kanilang mga constituents on a local level. Pero ang Senado, kaya po pwedeng baguhin altogether ng Senado yung budget bill na yan, eh dahil mas malawakan naman ang perspektibo ng mga senador na halal ng buong bayan at hindi lang ng mga local constituents. Yan po ay nasa napaloob at sa paloob sa decision ng Tolentino versus Secretary of Finance. Pero kung kinakailangan po talaga, eh meron naman pong December 14 no, na adjournment for Christmas ang Kongreso. Kung talagang kinakailangan, after the 14th, dun po magpapatawag ng special session. Wala naman pong prejudice yan. Okay, ang second question po niya, para naman daw po kay Senator Lacson, dapat daw linawin ngayon ni Pangulong Duterte ang kanyang posisyon kaugnay sa lumalalang bangayan sa speakership post sa Kongreso na nakaka-apekto na sa timely passage ng 2021 national budget. Give ni Senator Lacson ang clear signal mula sa Pangulo o kung sino ba talaga mula kina Speaker Alan Peter Cayetano or Congressman Lord Alan Velasco ang dapat maupo sa pwesto ay makakatulong na hindi na lumala ang awayan sa Kongreso. Ulitin ko lang po, hindi po dapat maging dahilan ng pag-aantala ng national budget itong nangyari sa Kamara. Malinaw po ang desisyon ng Tolentino. It is not the law but the revenue bill which is required by the Constitution to originate exclusively in the House of Representatives. Yung pagsasampa lang po ng panukalang batas, dapat nauna ang pagsasampa sa Kamara de Representante. At dahil ito naman po ay nasunod, wala pong hadlang para magpatuloy ang deliberation ng Senado sa National Budget Bill. Ganun pa man, in the same way na ang presidente naman po, rinirespeto ang individual na opinion o boto ng mga miyembro ng Senado kung sinong dapat maging Senate President, malinaw na malinaw po ang mensahe ng presidente. Yan ay purely internal matter of the House of Representatives. Bahala po ang mga representante ng ating mga taong bayan na maghalal ng kanilang leader dyan sa Kamara de Representante. Malinaw na malinaw po ang posisyon ng presidente at malinaw rin po ang konstitusyon at ang jurisprudence tungkol dito sa bagay nito. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. We go to Trish Tirada, please, of CNN Philippines. Wala kang audio, Trish. Trish, no audio. No audio. Balikan kita, Trish, ha? No audio. Wala pa rin audio. Sige, punta muna tayo kay Yusek Rocky uli. Babalikan ka namin, Trish, ha? Yusek Rocky? Yes, Secretary, tanong po mula kay Evelyn Quiroz para po kay Secretary Carlito Galvez. Ang tanong po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, as the chief implementer of the National Task Force Against COVID-19, have you encountered instances when LGUs have been reported to have refused in cooperating with the government's programs and policies against the pandemic? Nung mga unang natin sa NAP Phase 1, dahil nangangapa po tayo, talagang parang nagkaroon po na talagang kanya-kanya po ng implementasyon. Pero sa ngayon po, maganda po ang naging ano po natin because of we were able to localize yung ating National Action Plan sa Phase 2. And at the same time, madalas na po tayong bumibisit sa mga LGU. Sa ngayon po, medyo nabibigla nga po kami dahil kami pa ang na-inspired dahil kasi yung kanilang mga ginagawa po ay talagang hinihigitan po ang ating ginagawang implementasyon ng minimum health standard. Ang nakita lang po namin na isa sa pinaka-critical ay yung mga lugar na talagang merong political bickering at saka malakas ang politika, doon nagkakaroon ng malakas na infection dahil kasi there is no unity of effort. Pero pag once na we're able to have yung cohesion at na-unify namin yung mga politika at the same time, yung lahat ng mga doctors and also all the stakeholders have worked together, nakita namin po na umaayos po yung mga kaso. Yun lang po ang nakita po namin. Sa ngayon po, nakita po namin, we would like to congratulate all the LGUs kasi nakita po namin, ginagawa po nila ang dapat nilang magawa para mapigilan po ang ating pandemic.
Yes, thank you, Jose Galvez. Let's try Tricia Tirada again. Hi, Secretary. Good afternoon. Thank you. Can you hear me now, sir? Yes, I can hear you now. All right. Sir, first question, the President will have a full cabinet meeting on Monday about the strategies for the economy. Nung last meeting po with the economic managers, nabanggit niyo po na nag-present po sila ng current scenario natin. Sir, what were the scenarios presented by the economic team in pushing for further reopening of the economy? And at the same time, what are the latest economic projections should the businesses remain closed po? I do not have the exact figures with me. Napakahaba po ng presentation ni Secretary Chua, no? But what the conclusion is, ang solusyon sa ang epekto ng pandemya ay bumaba ang ekonomiya, at pag bumaba ang ekonomiya, ibig sabihin mas maraming nagugutom, mas maraming walang trabaho, mas maraming hindi nakapag-aaral. Ang solusyon, ang tanging solusyon po, buksan pa po natin na mas maluwag ang ating ekonomiya na po pwedeng gawin naman kung pag-iingatan po ang buhay. Mm-hmm. Sir, in what ways pa po natin nakikita ang pwedeng buksan yung ekonomiya as they proposed? Well, sa transportasyon po talaga, kasi yung 1-meter rule na yan, sumatotal po dyan, mga 30% lang ang transportation natin, no? So, kinakailangan pa natin ng 20% na buksan pa ang ekonomiya kung mananatili po tayo sa GCQ, dahil ang GCQ, ibig sabihin, 50% lang po ng ekonomiya nakabukas. At dun po sa mga datos ni Secretary Chua, pinakita niya na bagamat GCQ ang Metro Manila, ang problema, 60% ang ekonomiya ay nasa Metro Manila, no? So, 50% pa lang ng Metro Manila ang nakabukas sa ngayon. So, ang pag-uusapan po, pwede bang mas luwagan natin ang ating ekonomiya na maging 75% man lang ang Metro Manila at yung mga karatig na probinsya kung saan ang bulto ng ekonomiya ay nakasalalay, no? At ano yung mga pamamaraan para mapatuloy na mapangalagaan ang kalusugan. Mm-hmm. Sir, on another topic, the United Nations Human Rights Council has adopted a resolution seeking technical assistance to the Philippines amid the alleged killings and alleged rights abuses under the administration or Duterte administration. Sir, part po ng proposed technical assistance covers support for investigative and accountability measures, data gathering on alleged police violations, and etc. Sir, are you open to this? Is Malacanang open to this? Well, to begin with, we're thankful for the UN Human Rights Council, no? Tama po naman yung kanilang ginawang resolution. At nagpapasalamat po kami dahil yan po ay nagpapakita na nagtitiwala pa rin ang UN Human Rights Council sa mga institusyon para mapanagot po ang mga lumalabag sa karapatang pantao ng ating mga kababayan. So we will fully cooperate po with the UN Human Rights System, dahil yan naman pong gusto lang natin. We're not saying we're perfect. Kaya nga, kung gusto ninyo, huwag nyo na kaming pulaan, tulungan nyo na lang kami. At ito pong latest resolution ng UN Human Rights Council nagbibigay ng technical assistance sa atin is very much appreciated. Secretary, last na po yung dun po sa Twitter may nagtitrend po. There's a movement called Love is Not Tourism. Tinatanong po nila, what are the considerations as you discuss the proposal and how soon could we see a resolution on this? Huwag po kayo mag-alala. Maghuhurumintado na ako sa IATF mamaya tungkol dito sa Love is Not a not Tourism, no? Napakatindi po talaga ng lobby ng mga nag-iibigan at naintindihan naman po natin yan. Hayaan nyo po, talagang mamayang hapon, may meeting sa IATF. Talagang sasabihin ko, oy, mga kasama, kinakailangan aksyon na neto dahil walang tigil ang pagtatanong sa love is, galing po sa Love is Not Tourism. Okay? Salamat po, Secretary. Thank you po. Maraming salamat. Trish, punta naman tayo kay Yusek Rocky again. Yes, Secretary, tanong mula kay Jillian Cortez ng Business World. What is the palace reaction to Senator Pampilo Lacson's statement saying the budget is as good as reenacted because of the premature suspension of House sessions without submitting the 2021 budget to the Senate? He said this is due to the time constraint this will impose in the timeline to finish the budget before the year ends. Well, pangatlong beses ko na po ulitin ng Tolentino versus Secretary of Finance, hindi naman po dahilan para maantala yung deliberation sa committee level sa Senado ng ating budget yung nangyari sa Kamara de Representante. At sa tingin ko po, pagdating ng November 16 ata ang sinabi ng House Speaker natin na ma-approve nila on third and final reading, may sapat pa rin naman pong panahon. Kung hindi, December 14 naman po yung kanilang recess, pwedeng humingi ng special session para po patapos ang budget.
Thank you, Secretary. Yes, punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Yes, Secretary, good afternoon. Would you have an idea kung anong laman noong ipinasang budget ng House of Representatives on second reading? Meron kasing concerns na baka na isaksak yung mga insertions doon na controversial. Well, unang-una po, no, yan naman po ay nakabase po sa National Expenditure Plan. Kami, ang Malacanang po, ang ehekutibo, ang nag-submit ng proposed budget. So, I understand there are 14 agencies that still have to be scrutinized. So, yung budget ng 14 agencies po is as proposed by the executive. Kaya po, mas dapat wag magkaroon ng dahilan na mag-alala dahil ito naman po ay preparado nga po ng Malacanang na wala naman pong kinakatigan pagdating sa pagpupondo ng mga proyekto. At saka meron po kasi tayong proseso na sinusunod eh. Alam niyo po, dahil ako ngayon naging dating congressman, ang proseso naman po dyan, walang project, lalo na sa DPWH, na ikokonsidera na hindi dumadaan unang-una sa Municipal and Provincial Development Council. Tapos pupunta po yan sa Provincial Development Council, pupunta sa Regional Development Council, yung RDCC. Sila po yung magsasabi kung i-recommend nga sa line agency na ma-include o hindi yan. So ang problema po, kaya siguro yung iba nawawala ng project, hindi kasi sila sumusunod dun sa proseso na dapat sinasubmit sa provincial at saka sa regional development council. That's a free legal advice po from someone who's been in Congress on how to get projects. Kinakailangan po sundin yung proseso ng RDCC. Opo. May tanong po ako kay Secretary Galvez, if you may. Secretary Harry. Yes, please. Secretary Galvez. Magandang tanghali po, Secretary Galvez. For your information, may isang maliit na bayan sa Alabat Island. Ito po yung Perez na may populasyon ng mga 15,000. Pero ang impormasyon ko po ngayon, ako po yung taga Alabat Island, may 37 nag-positive sa COVID-19. Kausap ko po si Mayor Ferdinand Mesa ng Alabat, na aking kamag-anak, at nabanggit niya na baka sakaling magkaroon kayo ng tinatawag na emergency quarantine facility para doon sa Alabat Island District Hospital. Baka raw po masuri ninyo sapagkat kailangan ang kailangan ngayon doon sa aming maliit na pulo ng Alabat. Salamat po. Opo, pupuntahan po namin kagad at madalas naman po kami nag-uusap po ni Mayor ng Alabat at nakapunta na po siya sa akin sa opsina. At titingnan po namin at papuntahan namin po sa regional director po ng DBWH para makapagano po tayo kaagad ng mga quarantine facility po sa area. Tatawag po. Maraming salamat po. Secretary Villar. Yan po. Thank si you. Mr. Action Agad, Secretary Galvez. Back to you, Sec. Rocky, please. Yes, a question from Sam Medinilla. Ano po ang reaction ni President Rodrigo Duterte sa suspension po ng plenary hearing sa House of Representatives during budget deliberations? Well, alam niyo po, naging kongresista rin ang presidente. So alam naman niya yung mga maneuvers na ganyan. No? So siya naman po naninindigan na it's an internal matter in the House of Representatives. At bilang isang abogado, no? At kung hindi po ako nagkakamali, itong Tolentino versus Secretary of Finance, ay in fact na-desisyonan nung nandun po sa Kongreso ang ating Presidente. No? Because this is 1994 and this was when VAT was passed. So alam din po niya kung ano yung naging ruling ng Korte Suprema na what is meant by origination is only that the budget bill must have been filed first in the House of Representatives and that's enough for the Senate to continue working on it miski wala pong ginagawa ang Kamara de Representante. Second question po ni Sam, is the government considering restructuring any of its loans for BBB projects because of the COVID-19? If yes, which projects will be affected by this? Sa ngayon naman po, wala pa ako nababalita na rinirestructure. In fact, nagdagdag pa po ng ilang mga projects na in-announce po natin nung kakalipas lang nating press briefing. Ang pangatlong tanong po niya, may update na po kaya when the IATF will allow the entry of foreign nationals? Well, let me clarify. No? Nag-issue rin po si Commissioner Morente. The general rule is not allowed but they must present if there is a valid reason to enter, case-to-case basis po na decisionan yan. At kinakailangan mag-apply ng entry visa sa ating konsulado abroad.
Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Punta tayo kay Joseph Morong, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, first on the budget, can you illustrate how important is the 2021 budget, especially with reference to our COVID response? And do you agree with the statement of Senate President Soto that it is already delayed? Well, kung maantala man, maybe it's a statement of fact, pero yun nga po eh, jurisprudence says the Senate can continue deliberation, its own deliberations on the budget kasi hindi naman po yan nakadepende sa pagtatapos ng budget sa House. In fact, ang sabi nga po dito sa decision neto, yung filing ng substitute bill sa Senate mismo, which can be completely different from the version in the House, is also constitutional. Kasi nga po, ibang perspective ng mga senador. Mas malawakan ang kanilang perspektivo, hindi localized. No? Okay. So, okay. Sa akin po, I speak as a spokesperson and as a former professor of constitutional law, wala pong hadlang para ipagpatuloy ng Senado ang kanilang deliberations. Sir, yun lang importance, and then just to follow up on that statement. So anong procedure? The Senate proceeds with its own deliberations, and then kailan sila mag-meet ng Congress? Well, kinakailangan House. Po kasi matuloy lang yung mga deliberations sa komite. But admittedly po, okay. No, ang gray area is whether or not they can have plenary without receipt of the House version, no, the third and final reading, approved third and final reading. Pero ngayon po, nagsisimula pa lang naman ang Senate deliberation sa committee level. And that is what can continue. At sa tingin ko naman, okay. Hindi naman magtatrabaho ang Senado for the entirety of the break. No? So they will work until October 14 and possibly... they could have committee hearings also during the break kasi hindi naman po yan unprecedented. No? Pero ang importante lang is when they have done or they have concluded with the committee hearings, hindi sila makakaplenaryo nang walang bill approved on third and final reading na galing sa House of Representatives. And that will come November 14, 15, 16, right? So delayed talaga. Delayed po, pero again, maybe the practice is different in the Senate, but in the House po kasi, pag yan na-discuss na sa Senate, sa committee level, ayos na po yan. Kumbaga, yung plenary discussion, although it is the eventual decision of Congress, yung much of the discussion has been already commenced and concluded sa committee level. So here's the first question. How can you illustrate the importance of the 2021 budget as far as yung COVID response is concerned? Because I was going through sa NEP ng DBM, and this includes, among other things, medical assistance to indigent patients. So assistance sa mga may hirap na mga magkaka-COVID, 17.3 billion that potentially can be affected by this delay. So from the Malacanang side, how important is this budget? And if we don't have this budget on time, what's going to happen? And would you agree, sir, that Speaker Cayetano is holding hostage this 2021 budget? I do not want to comment on that, no, because the President does not want to interfere in internal matters. Pero gaya ng sinabi ko na po, napaka-importante nitong budget na ito kasi ito lang po yung budget na nagkaroon na tayo ng COVID. At built in the 4.5 trillion budget are specific responses. Gaya ng sinabi mo, no, medical assistance to indigents, pondo para sa mga bagong hospital, pondo sa pambili ng mga PPEs, at pondo pambili rin ng bakuna. No? Siyempre, may budget na dyan for bakuna. Although, hindi na natin inantay yan. No? Meron na tayong scheme na anytime it's available, pupondohan na yan na ng DBP at saka ng Land Bank of the Philippines in the form of a loan, no, para hindi tayo nakasalalay lang sa national budget. Pero it's a very important budget. It's the first budget na kinonsidera ang COVID. Bagamat meron na tayong Bayanihan 1 and Bayanihan 2, yung kabuuan ng ating stimulus package ay nandito po sa 2021 proposed national budget. Sir, just one last question before if I can go to Secretary Galvez. Sa iyo po muna. Sir, you've said that the President Duterte will not interfere in the intramurals of the House of Representatives. But it is clearly from your statements kanina, number one, it has delayed the budget. Number two, it will affect yung ating COVID response. I don't think Malacañang can stand idly and manood na lamang dun sa nangyayari sa House. Question ko, sir, will Malacañang just stand idly and watch the intramurals at the House of Representatives kahit pa may ganong repercussion?
Well, to the extent na sinabi ko naman po na kung kinakailangan magpatawag ng special session pagdating ng December 14, Malacañang will do it, no? Pero naniniwala po ang Malacañang talaga na ang issue of leadership is a purely internal affair of the House. So the most special session lang. Sir, can I go to Secretary Galvez? Yes, please. Yes, sir. Sir, yun pong report nung Okta Research, nag-rebrand na sila, meron na yata silang kasamang UST, so hindi na sila UP Okta, Okta na lang. Yun pong attack rate, I think there are 11 cities or provinces that have an attack rate of higher than one. Yun yung ayaw natin, sir, di ba? So what are we going to do about those areas? They said it's kailangan ng stricter measures. Paano po yung implementation on the ground, NTF? Ang ginagawa natin doon na is yung mga areas na nakita natin yung focus areas na matataas ang kanilang transmission, at the same time nakikita natin na maraming new cases, pinupuntahan yun ng code teams natin na binubuo ng DOH, majority ng DOH at saka ng ating mga IATF and NTF composite teams. Ang ginagawa po dito ay talaga nagbabarabarangay sila para magkaroon po ng tinatawag na active case finding o syndromic surveillance, at para makita po kung ano po ang trend at bakit saan nagmula yung tinatawag natin yung frequency ng ano ng virus. So ganun po ang ginagawa po natin, and then also nagkakaroon tayo ng tinatawag ng massive support na tinatawag nating expanded o plan na Kalinga, wherein ang ginagawa po natin, nakikita po natin kasi karamihan po sa mga LGUs po na yon, kinukulang po sila ng mga quarantine facility. So, napoforce po sila ang tinatawag na more than 50% o 60% na naka-home quarantine. So, ngayon, ginagawa po natin, tinutulungan po natin, lalo na ngayon, sa area ng Batangas, na mayroong 2,000 na mahigit ang naka-home quarantine. So, pinupull out na po natin yung mga naka-home quarantine, at mayroon na po tayong more than 600 na nailagay po sa mga hotels at saka sa mga quarantine facility. Ganun po ang ginagawa po natin. And then thirdly, ini-increase po natin yung testing capacity niya. So ang ginagawa po natin, for example, sa Batangas, noong dati meron lang siyang 200. Ngayon ginagawa natin 1,500 a day. So that yung kanyang positivity bumaba. At the same time, mahuli natin yung mga tinatawag nating mga active, tinatawag nating close contact. So ganun ang mga estratehiya natin na talagang in-intensify po natin yung tinatawag nating active case finding para makita po natin yung magnitude ng contamination, and at the same time we isolate immediately all the positive, and increasing also the capacities of their hospitals. Nakikita rin po namin yung mga cities po na talagang umaangat ay mababa po yung kanilang mga ICU beds at saka yung mga isolation facilities. So ginagawa po ni Secretary Mark Villar ay nakakaroon po kami ng massive construction ng mga facilities na sa ngayon po, 638 facilities po na more or less 24,000 beds ang ginagawa po natin. But will you, sir, increase yung community quarantine nila? Ibig sabihin, kung sila ay nasa GCQ, yung po mga mataas yung attack rate, 11 yun. So would you put them in a higher community quarantine or localized lockdown? Ang ginagawa po natin, granular. Kasi granular. Malakihang ECQ is not sustainable. Nakita na presentation ng NEDA na napakalaki ng epekto pagka ginawa natin yung tinatawag na parang draconic lockdown. Nakita namin yan sa Taguig na kung yung buong yung BGC ang ating ni-lockdown, 16 to 19 billion ang mawawala sa 14 days. So ang ginawa po natin, ni-lockdown lang po natin yung construction site. So granular po ang answer po natin, granular, at saka tinatawag po natin yung syndromic surveillance. Right, Secretary Galvez, thank you, sir. Secretary Roque, thank you for your time. Okay. Okay, okay, pumunta tayo ulit kay Yusek Rocky. Secretary, may tanong, although nasagot na ito tungkol kay nasagot na ni Trishnarada from Julie Aurelio, what is the palace's reaction to the UN Human Rights Council resolution calling for technical assistance and capacity building for domestic efforts on human rights and not an actual investigation on the Philippines? Yes, nagpapasalamat po kami muli.
dahil ito po naman ang kailangan natin kung saan tayo nagkukulang, sabihin po nila kung saan tayo nagkukulang at tulungan nila na mapagana pa ng mas efficient yung ating sistema dito sa Pilipinas. Second question ni Judy Aurelio, yung daw pong statement that senior citizens are not barred from going to malls and groceries to buy their basic needs. Is this still in line with the IATF policy of limiting the movement of senior citizens, minors, and those with comorbidities amid the pandemic? Yes. Ang general rule po, manatili sa bahay, maging homeliners. Pero siyempre, kung wala naman makakabili ng kanilang essentials, eh pwede silang lumabas. Okay. Thank you, Secretary. Mela Lasmores, please, of PTV4. Okay, good afternoon, Secretary Roque. My question is about UNHRC pa rin po. Sabi ni Philippine Permanent Representative to the United Nations, Ambassador Evan Garcia, UN Human Rights Body signals U-turn to the Philippines kasi nga mula sa mga batikos noon ngayon ay kooperasyon. Do we agree with this? At masasabi po ba nating connected yung naging participation ni Pangulong Duterte sa UN General Assembly sa panibagong development na ito? At idagdag ko na lang din, Secretary Roque, ano pong reaction natin sa mga dismayadong human rights groups dahil sa naging desisyon na ito at yung iba sinasabi, Philippines is not yet off the hook. Unang-una, we agree wholeheartedly with the statement of Ambassador Garcia. We always welcome cooperation. Ayaw lang po ng Presidente yung pula ng pula, wala namang solusyon. No? At ito po yung nanggagaling pa dun sa kakilalang kalaban ng ating gobyerno. So we always welcome cooperation with the United Nations on a very important topic such as human rights. Pangalawa po, yung pangalawang tanong mo ay, dami mong tanong kasi Mela eh. Opo, dun sa mga sir bumabatikos at sabi pa nga ni Bayan Secretary General Renato Reyes, Philippines not yet off the hook when it comes to human rights violations issues. Well, para sa kanila po, sorry na lang po sila. Opo. Sir, last question lang. Pwede po sa inyo o kay Secretary Galvez. Nabanggit po, isa sa mga solusyong nakikita ng pamahalaan ay further reopening of the economy. May mga inaay po ba tayong particular businesses na maaari ng buksan pa o lakihan pa yung operational capacity? At ano-ano po kaya ito, sir? Yes, Secretary Galvez, question for you. Sa ano po natin, tinitingnan po ni Secretary Lopez, kung ano po yung mga economy na nakabigay po sa atin ng magandang revenue at the same time labor intensive. Kasi importante po pagka ang isang business ay labor intensive ay magkakaroon po ng capacity yung mga kababayan po natin na makabili ng mga commodities that will circulate yung tinatawag nating money to the economy. So yun po ang ginagawa po natin na yung ating pong mga economic areas that will greatly affect yung ating economic gains at saka magkakaroon po ng tinatawag na impact sa employment and also sa ating revenues. Yun po ang binubuksan po natin. Okay. Thank you so much, Secretary. Pero bago po tayo magpatuloy, kanina po medyo na-distract ako at naabala ako. Kakapasok pa lang pong balita. Pulse Asia released its survey results conducted face-to-face, 1,200 respondents between September 14 and 2020. This is the performance ratings of the National Administration on selected issues regarding COVID-19. Pagdating po sa controlling the spread of the novel coronavirus that causes COVID-19, the Filipino people gave the Duterte administration a mark of 84%. Do naman po sa providing assistance subsidy to those who lost their livelihood and jobs because of the spread of the novel corona that causes COVID-19, the Duterte administration was also given by the people a grade of 84%. 8 sa 10 tao po ang nagsabi na tama po at aprobado sila sa ginagawa ng IATF at ng gobyernong Duterte pagdating po sa COVID-19. Hindi po kasama dyan yung mga kritiko siyempre ng gobyerno.
At saka, 8 sa 10 rin po ang nagsasabing aprobado nila na yung pagbibigay ng assistance at subsidy para po doon sa mga nawalan ng livelihood at jobs dahil po sa Corona-19. Pilipinas, maraming salamat po sa binigay ninyong tiwala na naman sa ating presidente. Matapos po niya binigyan ng 91 trust rating at 91 performance rating ang presidente, 84 naman po ang binigay niyo sa pagdating ng handling ng coronavirus 19. We are humbled and we are further inspired to serve the Filipino people in this time of pandemic and crisis. Maraming salamat po. Yusek Rocky. Okay. Secretary, question po from Ace Romero para po kay Secretary Galvez. Given daw po the NEDA's estimates about losses incurred during lockdown, will we see fewer tightening of quarantine classifications or escalations under Phase 3 of the National Action Plan? If yes, will this not lead to a spike in infections given that more people will be allowed to go out? Ngayon po, ginagawa po natin yung massive information drive at saka tinatawag na education sa ating mga tao. Kasi sa nakikita po namin, ang importante po talaga ay malaman po ng mga tao yung kanilang awareness for self-protection at saka yung health safety. Nakikita po natin na pagka once na naging aware ang ating mga tao, they can go out now with confidence that they will not be infected by the virus. Yun po ang pinaka-importante, yung changing of the behavior. Nakikita po natin ng spike ng virus is not because we opened the economy but the consciousness of the people, the lack of yung tinatawag nating safety ng mga tao. So sa ngayon, tuloy-tuloy po ang pagtutulungan po ng ating private sector at saka yung public sector so that we will inform the public to go out and with the caution that they should observe the minimum health standard. Sa ngayon po, maganda po yung ginagawa ng ating mga mayors, especially sa NCR. Nakikita natin, naka-maintain po ang GCQ sa kanila dahil napakataas pa rin po yung kanilang active cases na more or less 20,000. So ngayon, ang ginagawa po nila, in coordination with Secretary Mon Lopez, they are opening up yung economy little by little at a controlled manner. Actually, yung GCQ sa Manila, may kukumpara natin to na ito'y mahigpit na GCQ. Nasa GCQ na tayo, MGCQ na tayo. Considering that marami na po tayong na-open na mga ekonomiya. Ang ngayong sinosol po natin ngayon ay yung i-increase po natin ang transport. Dahil kasi po yun ang limiting factor po natin. Thank you, Secretary Galvez. Thank you, Secretary Roque. Yes, wala na po tayong katanungan. Balik po tayo dito sa Pulse Asia Rating. Yung mga nag-disapprove po sa ginagawa ng mga gobyernong Duterte para makontrol ang COVID-19 ay 6%. Kasama na po dyan, kilala nyo na kung sino. Tapos, yung mga disapprove dun sa pagbibigay ng assistance at subsidy dun sa mga nawalan ng trabaho dahil nga po sa Corona-19 ay 7. Kasama na po dyan, kilala na kung sino. So, ang aking advice, tigil politika po. Tuloy lang natin ang tulong sa sambayanan. And with that, on behalf of President Rodrigo Duterte, again, thank you very much, Philippines. Patuloy po ang paninilbihan ng presidente, ng buong gabinete at IATF sa inyo hanggang sa huli. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.